Talaga namang sunog na sunog ngayon ng referee na si Tony Weeks sa social media, mga amigos. Mapa-Twitter man yan, Facebook o YouTube. Ito ay matapos ang kanyang kontrobersyal na pag-awat sa laban ni na Rolando Rolly Romero at Ismael Barroso para sa bakanteng WBA Junior Welterweight title kahapon sa The Cosmopolitan of Las Vegas. Dalawang maling tawag kasi ang nagawa ni referee Tony Weeks kahapon sa round 9 ng bakbakang Romero at Barroso. Una ang tulak pababa na ginawa ni Rolando Romero na siyang naging dahilan ng pagbagsak ni Ismael Barroso na tinawagan naman ng knockdown ni referee Tony Weeks. Ikalawa ang pag-awat ni referee Tony Weeks sa laban kahit wala namang solidong tumatama kay Ismael Barroso. Pakiramdam nga po ng ilang mga boxing fans sa edad na 40 anyos ay nanakawan pa ng panalo si Ismael Barroso dahil siya nga po ang lamang sa laban sa scorecards ng mga hurado, mapa-official o unofficial. Maging ang NBA superstar na si Damian Lillard ay hindi po naitago ang pagkainis kay referee Tony Weeks dahil sa mga maling tawag nito sa laban. Naung katuloy ang mga dating laban na pinag-referehan din ni referee Tony Weeks tulad ng first fight ni Diego Corrales at Jose Luis Castillo. Kung saan makikita nga pong bugbog na si Diego Corrales dalawang beses nang bumagsak pero pinahintulutan pa rin lumaban ni referee Tony Weeks. Naungkat din ang bakbakang Marcus Brown at Badu Jack noong 2019 kung saan si referee Tony Weeks din ang siyang naging referee sa laban. Banat nga po ng ilang mga boxing fans, mga amigos, mas malala pa nga daw po ang sitwasyon ni Badu Jack sa naging laban nito kay Marcus Brown dahil kung tutuusin naliligo na ito sa sarili niyang dugo dahil sa laki ng biyak sa kanyang noo pero itinuloy pa rin ni Tony Weeks ang laban. Samantalang si Ismael Barroso na lamang sa laban at hindi naman inabot ng mga solidong suntok ni Rolly Romero inawat nga po ni referee Tony Weeks. So ano kaya po ang dahilan talaga ni Tony Weeks bakit niya inawat yung laban ni Ismael Barroso at Rolando Rolly Romero? Well, ito po ang aking opinion, mga amigos. Hindi po sa kinakampihan natin si referee Tony Weeks. Pero hakbang po muna tayo pabalik sa naging laban ni na David Morrell Jr. at Eidos Yerbosinuli noong nakaraang taon ng Nobyembre. Si Eidos Yerbosinuli po, mga amigos, ay natalo by a 12-round knockout sa kamay ng WBA regular super middleweight champion David Morrell Jr. Matapos ang brutal knockout, isinugod po agad sa ospital si Eidos Yerbosinuli dahil nagtamu nga po ito ng brain injury at pinayuhan ng doktor na sumailalim sa tinatawag na medically induced coma upang masagip ang buhay nito. Matapos ang laban, katakot-takot na bash din po ang inabot ni referee Tony Weeks dahil hindi agad ito tinigil ang laban. Tiyak na uusigin ang konsensya ni referee Tony Weeks kung natuluyang masawi si Eidos Yerbosinuli. Kaya naman siguro sa takot na maulit ang pangyayaring ito. Lalo na 40 anyos na ang kalaban ni Rolando Romero na si Ismael Barroso. Kaya siguro kahit lamang pa ito sa laban nung makita ni referee Tony Weeks na parang sinasalakay na at hinahalibas na ng suntok ni Romero si Barroso, sa takot maulit yung nangyari kay Eidos Yerbosinuli, inawat agad ni Tony Weeks ang laban. Pero ang aking maipapayo lang kay referee Tony Weeks dahil hindi na rin ganong katalas ang kanyang pagkilatis sa sitwasyon at estado ng isang laban, dapat hindi na po siya mag-referee pa. Lalo na't mukhang may phobia na siya sa mga nakaraang nangyari.